Magandang umaga sa aking mga naggagandahan at nagwagapuhang mga estudyante. Ako nga pala si Teacher Cha. Ngayon, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang ating mga mata, iyoko ang ating ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroong tatlong kasunduan si teacher. Una, panatiliing nakasara ang inyong mikropono kung hindi naman tinawag o di naman kinakailangan. Pangalawa, makinig ng mabuti kung mayroong nagsasalita. Pangatlo, maaari ninyong gamitin ang inyong chat box kung mayroong nais linawin o itanong. Maliwanag ba yon? Magaling! Mayroon akong inihandang mga larawan, nais kong obserbahan ninyo ito at ibahagi sa klase ang inyong obserbasyon. Jenny, ano ang iyong obserbasyon sa mga larawan? Magaling! Tama si Jenny. Ang mga larawan ay nagpapakita ng panahon ng tag-ulan, tag-init, bagyo, at panahon na mahangin. Ano naman kaya ang tawag sa mga ito? Alex! Tama! Magaling! Ang tawag sa mga ito ay weather pattern o lagay ng panahon. Ang mga lagay ng panahon ba na ito ay nagkakaroon ng epekto sa ating komunidad? So, paanong paraan, Jerome? Tama! Naapektuhan nito ang kasuotan at gawain ng mga tao. Tingnan nyo nga sa labas ng inyong bahay kung ano ang lagay ng panahon ngayon. Carla, ano ang lagay ng panahon ngayon? Mainit. Tama, ang panahon ngayon ay tag-init. Kapag tag-init ba, ano ang iyong ginagawa, Carla? Nasa bahay ka lang. Kasi hindi ka makapaglaro sa labas at dahil mainit. Tama. Kapag mainit, nalilimitahan rin ang mga gawain ng tao at naapektuhan ang kasuotan. Kadalasan kapag tag-init, ang mga tao ay nagsusuot ng mga preskong damit katulad na lamang ng sando. At kapag lalabas ng bahay, laging mayroong payong at sombrero. Kapag panahon din ng tag-init, karaniwang ginagawa ng mga tao ay saan? Saan sila nagpupunta? Jenny. Tama, madalas sila ay namamasyal at nagpupunta sa mga beach. Sila ay nagsiswimming. Kapag
Panahon din ng taginit, ang mga tao ay mahinang kumain at angkad nila ang madalas kainin ay malalamig na pagkain katulad ng ano, Abby? Ice cream. Kapag ba't panahon ng taginit, ikaw ay kumakain lagi ng ice cream? Okay. Si Abby daw ay madalas kumain ng ice cream kapag taginit. Kapag rin panahon ng taginit, ang mga dahon ay mabilis matuyo at ang lupa ay nagbibitak-bitak. Dumako naman tayo sa rainy day o panahon ng tagulan. Kapag ba panahon ng tagulan, ano ang inyong madalas ginagawa? Alex, lagi kang nasa bahay, hindi makalabas, tama? Dahil kapag panahon ng tagulan, ang mga tao ay madalas nasa loob lamang ng bahay, nalilimitahan ang kanilang mga gawain at ano ang madalas kainin? Carla, tama yung may mga sabaw dahil ito ay nakakapagpawarm ng ating katawan. At madalas nakasuotan kapag tagulan ay ano? Jenny, laging naka-jacket at pajama. Tama, hindi rin makapaglaro. Kapag panahon din ng tagulan, tayo ay pwedeng magtanim, lalo na ang mga nasa probinsya. Sino dito ang may mga probinsya? Karen, saan ka sa probinsya? Sa Bicol. So, kapag ba nasa Bicol, ano ang madalas ginagawa ng mga tao kapag umuulan? Nagtatanim. Tama si Karen. Ang kadalasan sa mga probinsya, ang mga tao ay nagtatanim kapag tag-ulan. Dahil kapag tag-ulan, mas mabilis tumubo ang mga halaman o pananim. Kapag naman tag-ulan, kadalasang nagiging epekto nito sa ating komunidad ay pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit na pwede nating makuha. Kaya dapat kapag tag-ulan, laging nasa bahay, lalo na ang mga bata na katulad nyo, dahil mas okay na yung laging nasa bahay dahil ligtas kayo. Paano naman kaya kapag sobrang lakas na ng ulan, kumikidlat, kumukulog, at sinasabayan pa ng malakas na hangin? Anong kondisyon na kaya ito ng panahon? Carla, tama, magaling. Ito ay panahon ng bagyo o stormy weather. Kapag bagap panahon ng bagyo, ano ang madalas ginagawa ng iyong pamilya? Magaling! Sila ay nag-iimbak na ng pagkain kapag narinig nila sa telebisyon na mayroong anunsyo o balita na mayroong bagyo. At napaka-very good naman pala ni Carla dahil siya ay nagdarasal para sa kaligtasan ng lahat. At kapag panahon rin ng bagyo, maraming rumoronda sa ating komunidad na nagbababala kung anong signal na ba tayo na kailangan na nating lumikas. Katulad na lamang ng mga nakatira sa mga lugar na delikado, katulad na lamang ng mga malapit sa dagat, sila ay nililikas sa evacuation center para sa kanilang kaligtasan. At kadalasan kapag panahon ng bagyo, kinakansila ang mga operasyon sa negosyo, kansila sa mga biyahe, katulad ng sa impapawid, sa eroplano, sa dagat, mga barko, at kung ano-anong uri pa ng transportasyon. At ang lagi niyong inaabangan, ang pagkansila ng klase. Kayo ay madalas tuwang-tuwa pa, subalit dapat hindi, dahil inaalala niyo dapat ang inyong kaligtasan.
At kadalasan din kapag panahon ng bagyo, ang ating kasuotan ay naapektuhan. Tayo ay nakasuot ng panangganang lamig katulad ng jacket at pajama. Dapat kapag panahon ng bagyo, lagi tayong handa at unahin ang kaligtasan ng lahat. Sumunod, kapag ang panahon naman ay mahangin, ano na ang tawag dito? Ariel? Tama, windy day. At kapag windy day, ano ang madalas mong ginagawa? Nagsasaranggola si Ariel. Pero, dapat kapag kayo ay nagsasaranggola, laging mayroong gabay ng matatanda. Dahil ang pagsasaranggola ay maaaring nakakasiya sa inyo, ngunit nagdudulot ito ng aksidente. Katulad na lamang ng ibinalita sa Jessica Soho na yung bata ay nagsasaranggola at ang kanyang saranggola ay sumabit sa poste at ito ay kanyang sinubukang kunin at dahil doon siya ay nakuryente at namatay. Kaya dapat mag-iingat palagi. At alam nyo ba na ang hangin ay nagdadala rin ng polusyon na nakakaapekto lalong-lalo na sa mga taong mayroong respiratory diseases katulad ng asthma o yung hika, nahihirapan silang huminga at nakakalanghap sila ng hindi magandang amoy. At kadalasan rin, ang mga tao ay nagsusuot ng sunglasses o panangga sa mata dahil para maiwasan ang pagkapuwing. Alam nyo ba na mayroong ring masamang epekto at magandang epekto ang mga weather pattern na ito sa hayop maging sa halaman? Sa hayop, kapag tag-init, ang mga baka ay mahina ang produksyon ng gatas. Bakit? Dahil ang temperatura ng katawan ng baka ay mahina upang mas makapag-produce ng maraming gatas ang baka, dapat ang temperatura ng katawan nito ay mataas rin. Sumunod ang mga palaka. Sino na rito ang nakakita na ng palaka? Magaling, halos lahat. Ano kaya ang tunog ng palaka? Sige nga, Ariel. Tama, ang tunog ng palaka ay kokak. Alam nyo ba na ang palaka ay mas malakas at mahabang magkokak kapag ang panahon ay nagbabadya ng masama. Sumunod naman ang epekto nito sa halaman. Kapag tag-init, mas namumulaklak ang mga halaman. At kapag naman tag-ulan, ang mga pananim o halaman ay mas madaling lumago o lumaki dahil sila ay nabibigyan ng sapat na tubig. Kapag naman panahon ng tag-init, ang mga pananim o anumang uri ng halaman ay natutuyo o namamatay dahil hindi ito nabibigyan ng sapat na tubig. Dahil doon, nagkakaroon ng pagtuyo ng mga dahon o pagkamatay ng mga halaman. Lalong-lalo na yung mga nasa probinsya. Dahil ito ang kanilang mga kabuhayan, ang pagtatanim ng gulay, palay, at mais at kung ano-ano pa. Dahil doon, ang mga weather pattern na ito ay mayroong naidudulot maging sa tao, hayop, at halaman. Naapektuhan nito ang kasuotan, iba't ibang gawain, maging sa pagkain. May mga tanong pa ba o nais linawin tungkol sa ating talakayan? Wala na. So, ibig sabihin, naunawaan at naintindihan niyong mabuti ang ating tinalakay. Tama ba? Ngayon, mayroong inihandang gawain si teacher. Ang gawain ito ay by pair o by partner na kung saan kayo ay pipili ng isang weather condition o isang lagay ng panahon na ibabahagi ninyo kung ano ang inyong madalas ginagawa sa panahong ito. Malinaw ba? Malinaw!
Okay, very good. Simulan nyo na at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. Sige nga, Glenn and Kim, ibahagi nyo ang inyong ginawa. Kami po ay naglalaro ng aking mga kaibigan at lagi kong kasama ang aking alagang aso. Napakahusay ng lahat. Lubos ngang naunawaan ninyo ang ating aralin. At dahil dyan, bigyan nga natin ang lahat ng good job smile. Alam nyo ba yon? O sige, si teacher muna ang gagawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job, smile. Okay, kayo naman. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job, smile. Very good. Ngayon naman, kunin ninyo ang inyong sagutang papel at sagutan ang mga sumusunod. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang magsagot. Naman, kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Ito ay ibabahagi ninyo sa susunod nating pagkikita. Naiintindihan ba? Okay, magaling. Kung tapos na, maaari na kayong mag-leave at mag-iingat kayo palagi. Bye-bye!